Ito, pag-usapan po natin ha, kasi nireport ng Lionheart TV at ganito palang kaaga ay ang dami ng mga nagre-react at umiinit yung ulo kasi daw po posibleng bumalik sa ABS-CBN itong si Tony Gonzaga. Nako, labas na naman yung mga haters dyan ni Tony. Okay, so basahin po natin yung report from Lionheart pagkatapos magbigay ako ng reaksyon. On November 13, the names Tony and ABS-CBN trended, prompting rumors and speculations about Tony Gonzaga's involvement in a prominent ABS-CBN show. A Kapamilya fanpage posted an intriguing statement, Tony Gonzaga magbabalik Kapamilya at mapapanood di umano sa isang sikat na palabas ng ABS-CBN, accompanied by a caption seeking opinions from followers about the potential development. O pwede namang nag-clickbait lang yung post, di ba? Pero, yun, pinag-uusapan eh, nire-report na. So, merong chance siguro. While no official confirmation has been made, the rumor has ignited mixed reactions on social media. Some express enthusiasm about the prospect while others revisit past controversies involving Tony Gonzaga. Oh, ito. Ito yung mga posts eh. Oh my God, ungkata ng past. Oh, Teddy Salazar, Four Sisters and a Wedding. Oh, so, iniano nila kasi si Tony Gonzaga nung inendorso daw itong si Rodante Marcoleta, na isa po sa nag-deny ng franchise ng ABS-CBN na kasama ng Uni Team. Si Tony Gonzaga kasi yung nag-introduce sa kanila. Not necessarily endorsing, pero kasi siya nga yung host nun para sa Uni Team. At itong si Rodante, siya yung nagpakilala. Tapos netizens recall instances nga, yung nga, si Rodante. O ito, ang bilis namang makalimot ng ABS-CBN. Kadiri ang chismis na ito. Yan, yung mga lumalabas na ganyan. So, kumakalat na po. Ito, I'll be the first one to raise a placard should this La Traidora be given a platform in ABS-CBN. So, lian na ng kandila. Yan, ang dami niyong pwedeng i-groom na PBB host ABS-CBN. Andyan si Shaina, Kariel, Janine at Jenica. Pero gusto niyo pa rin talagang pabalikin ito. Saka pwede ba, tama na sa PBB ka, kuumay na. I hope PBB with Tony flops so hard. Sorry ABS-CBN. Unlike you, di ako buang. Ayan. Ang dami, ang daming mga ano dito. Dagdag pa nung article ha. It's crucial to note that ABS-CBN faced challenges and job losses following its shutdown. Tony Gonzaga, an integral part nung siya show Pinoy Big Brother, stepped down from her role after 16 years in 2022. Ayan. The speculations regarding Tony's return gained traction, particularly after her appearance at the proclamation rally. Ayan. So, yan po ang sa report dito sa Lionheart TV. Sa akin, okay? Ako, I'm a fan of Tony Gonzaga. Nakukwento ko naman yan. Nakakilala ko si Tony, si Mami Pinti, mabait sila sa akin. And fan ako ng mga, ng talent niya pagdating sa hosting, pagdating sa acting. Saka mga kanta niya, sa akin walang tanong yon, talagang talented itong si Tony. At malakas din, kumbaga, kaya niyang dalhin yung isang show kahit saan mo siya ilagay, di ba? Kung sa PBB man yan, and she's a family, mga nakadikit sa kanya yung PBB eh, siya yung mga main host doon eh. Kaya talagang nakadikit sa kanya yung show na PBB. Sa akin ah, kasi ito, gigil na gigil. Mostly on the pink side. Gigil na gigil dito kay Tony Gonzaga. Ako parati ko kasi sinasabi, sa akin it doesn't matter kung ikaw ay sa admin, ikaw ay opposition, ikaw, kung sino man ang kinakampihan mong politiko. At the end of the day, di ba? Masyado tayong gigil, di ba? Dito kay, pero sa totoo lang, magkakabatiyang mga yan. Di ba? Magkakaibigan yung mga yan. Sila-sila. Di ba? So sa tayo lang yung nagagalit. Kumaga, pikon na pikon tayo kay Tony, lahat ng atensyon natin na kay Tony, kesa harapin talaga yung mga tunay na problema, kesa harapin talaga yung mga question sa polisiya, yung mga question sa mga pagpapatakbo ng bansa, sa LGU at sa nasyonal, at sa mga ibang problema pa ng bansa. Nakafocus tayo masyado in trying to cancel Tony Gonzaga, kesa in trying to win elections in the future. Yun ang parati kong sinasabi sa kanila. Masyado silang obsessed minsan kay Tony
na sila lang naman yung obsessed, pero yung mga silang mga artista sa loob, magkakabati naman yung mga yan. At yung mga bosses at yung mga ano. Diba? Sa akin, ilang taon na din yung nakalipas. Diba? And, naintindihan ko naman din siguro ng mga bossing doon, itong kay Tony. Eh, sa akin, it's time na to start anew and to move on na. And look forward na lang sa future. Kung meron kang sinusuportahan na political party o advokasya, o di kampanya mo yan. And huwag puro cancel culture, huwag puro nakatuto kay Tony. Kasi in the end, wala ding gamit yan. Kumbaga si Tony, kahit saan mo ilagay, kumbaga okay na si Tony eh. Kumbaga sa laki ng kinita niya, sa pagiging artista, sa pagiging endorser, at sa mga iba pang mga racket niya, diba, okay na si Tony eh. And sa akin, wag ma-obsess, wag magbapuno ng galit yung puso natin. And let's start to move on, let's start to move forward and to see kung paano mag-work together at mag-ayos itong sa ABS-CBN. Around that time, no, sa franchise, nakipaglaban din ako for ABS-CBN dahil sa mga empleyado doon. Diba? Nakipaglaban din ako na mabigay ng franchise sa ABS-CBN. Kasi yun nga, natalo. Kahit si Tony naman, diba, ayaw din naman niya yung nangyari. Siya din naman yung nawala nung nawala yung ABS-CBN. Pero yun nga eh, kailangan nating intindihin din yung realidad ng sitwasyon eh. Si Tony Gonzaga, yung kanyang asawa, ay related sa mga Marcos. O, syempre, kung sino yung kamag-anak ng asawa mo, diba? More on dun ka, yun ang kakilala mo. So, medyo nagigets ko din naman talaga. Diba, masyadong nakatutok lang kay Tony. At yung kanyang asawa, diba, parang nabalita din, natanggal na ata as presidential advisor sa creative community. Hindi ko din alam kasi kung ano yung ginawa masyado ng kanyang asawa bilang consultant doon o presidential advisor. O, pero anyway, so yun na nga. So sa akin, wag mapuno ng galit dito kay Tony. And sa akin, kung sakali mang ituloy ito ng ABS, this will be a good move. And to start the process of healing and reconciliation. Diba? Nakita natin yung kay Billy Crawford. Diba? And sa akin, mas maganda ipairalin yung pag-ibig at yung pagmamahalan at yung pagpapatawad kung meron mang nagawa na nakasakit sa isa't isa. So, yun lang. Good luck to Tony sa kanyang career, kung ano man ang plano niya, kung sa ABS-CBN man o sa kung anong channel. I'm sure she would do well sa kanyang mga future projects. So, yun guys. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye.